Ay, wala tayong chance. Kailangan natin pinan to eh. Ayun! Ha? Ay, nasa Pinky! Ay, mabol! Kay daming kamusmusang nilustay at nilapas tangan sa para lang ito tuwing umagang tuwid. Nakahilera at ibinibilad ang bagong suklay na bumbunan sa araw habang umaakit ang bandila sa kawayan na tahimik. Nakahilera pa rin pinapastulan papasok sa mga bukas at bakanting silid aralan. Doon, nangangawit ang ating puwit sa desk. Habang nakatunga nga sa teacher at blackboard at parang mga apostoles na nakaabang ng milagro o aral na dapat ingatan sa nakaabang din lungkot. Sabi ni Miss Manalang, kailangan tukuyin natin kung sino'y nagsasalita sa tula. Sis, yung ang dali-dali naman eh. Ang nagsasalita sa tula, yung estudyanteng tulad natin. Tapos nilalarawan niya yung iiskwelahan nila. Pakinggan niyo ba? Ilang umaga na mumilipit ang ating dila sa pagbigkas ng Efo, Talcon, at Vanilla. Itong si Balen ang bida dahil sa kanyang Hefo. Itong si Matias, tignan mo't kay laking damulag pero laging nauutot pagdating sa arithmetic. Namamanilong naman lagi ang tenga ni Danilo pag oras ng spelling. Ano at ganun din, di ba? Tama, isang estudyante ng elementary. Kasi hindi sila masyadong sanay mag-English eh, kaya yung apple, apple. Kwela yung style ni Alma, no? Yung bang pakwento kahit yung mga kakulitan, yung mga kapalpakan. Oo nga. Hindi pinabalagpas. Ito pa, si Amelia ang ganda ng bestida. Talagang naghanda sa picture taking. Ito rin si Ruben, nakapamburol. Pero siguro ay puro banil ang sandong suot sa linggo. Pwede pala yung taglish at tulay. At saka, mga asar pa. Pati ba naman yung sandong hindi nilagahan ng isang linggo, hindi pinalagpas. Ano nga, astig kong makatang doon. Yung parang pagbigas yun ng tula, parang nakikipagkwentuhan lang. Tapos may taglish pa, kaya siguro pwede yun. What would you like to be in the near future? A lawyer? A banker? An engineer? A painter? I would like you to write an essay on the profession of your choice. To substantiate this essay, I would like you to go out and interview the people from that profession so that you will understand their lives and their work. Go and interview them. Go to their working place if need be. And since Friday,
is your free day. Huh? I would like you to do it on that day, yes. Make some money. Ma'am, marami na nga po kaming gagawin eh. Tsaka exams na po. Class. As chairperson of this career orientation seminar, I would like to impress upon you that your future might depend on this. Isang taon na lang at pipili na kayo na magiging kurso ninyo sa universidad o koleyo na papasukan ninyo. Kaya ngayon pa lang hinahanda na namin kayo para ngayon pa lang mapag-aralan niyo na kung ano sa palagay ninyo ang kurso na nababagay sa inyo. Ma'am, I have a problem. I don't think there's anyone here in Bukal that I can interview. Why Twinkie? What profession do you have in mind? Secret! Oh, no. It's a big surprise! Class! Be resourceful! Be imaginative in ways that you will find out what you want to do with your profession. Walk the extra mile if need be. Twinkie, saka ko na iisipin kung maliit o malaking susweduhin ko, no? Basta importante, kapag nag-enjoy ako. Ay nako, alam mo, basta ako, dyan lang ako municipal hospital. Sabi kasi yung nanay ko, nursing daw ko. Alam mo, sa palagay ko gusto mong magtrabaho sa Amerika. Sa Ubalan, ayon sa statistics eh, yung mga Pilipino kagaya mo, yung nagiging cost ng green sa Pinas. Bakit ikaw si Tor? Ano ba gusto mo? Sa mga doktor. Doktor? Yeah! Sabihin na lang kayo ni Princess Hospital. Yeah! Ano ba? Gusto mo? Gusto ko sana engineering eh. Interview na lang yung mga city engineer dyan, di ba? Tama. Guys! Don't you ever get tired of Bukal? Kaya lahat na lang nangi-interview nyo nandito. Bakit, Twinkie? Ano ba balak mo? Sino ba ang gusto mo interviewin? Well, gusto ko maging isang TV host o kaya isang newscaster. Paano? Saan ka mapunta? Luluwas ako sa Maynila. Tapos, i-interviewin ko si Chris Aquino o kaya si Corina Sanchez. Pansinin ka naman kaya ano? Of course! They're looking at the future sensation of Philippine television. Ang bangga! Hindi na. Kaya, atas na kita. Ulit! Ano to? May sige na sa inyo. Wala ang kasama sa sumpingan natin sa bayan na nagpapagawa sa malaking shop. At dalawang gana nga ako yung pinapasahod eh. Itong shop lang naman kasi mayroon sa akin na nasira akong asawa. Kasi ko nga, pangdagdag sana ito sa mga gastusin ito sa bahay, pangbayad ng tubig, ng kuryente. Huwag mo sumutin din yung sahod ko. Baka makadagdag pa sa problema ninyo. Ako lang po maghahanap ng ibang pagkakakitaan ko. Pasyalin mo eh. Sige. Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat.
malaki sa Indonesia. Interview? Manila. Kolehiyo. Diyos ko, Twinkie, pigilan mo nga ako. Eh, Nay, alam mo naman ako, iba. Dapat sikat yung i-interview ko dahil balang araw, kiging sikat din ako. Wala ka nga sa tatay mo. Hindi. Nay. Diyos ko, tingnan mo nga ang buhay natin, Twinkie. Eh, halos tinatagpi-tagpi ko na lang ngayon kinikita ko sa public at sa pagbibenta ng t-shirt. Alam mo ba kung magkano matrikula sa kolehiyo? Tapos pambili pa ng libro, ng uniforme. Diyos ko, saan ko na nakawin ang lahat ngayon? Hey, ano naman yung mangyayari sa akin pag hindi ako nakapag-college? Mag-vocational ka sa bayan, ha? Mag-high speed sewing ka. Tapos madali na kitang ipasok sa pabrika ng mga bag sa kabilang bayan. Nagtatrabaho din yung kumari ko siyang supervisor doon eh. Nay, hey, ayoko naman maging katulad niyo. Baya sa aming tayo, baya sa aming tayo, ang tinignan mo so. Katulad ko. Alam mo bang namatay yung tatay mo, ha? Yung trabaho ko ang bumubuhay sa'yo, tapos ngayon sasabihin mo yung ayaw mo maging katulad ko. Alam mo ba, Nay? Nung buhay pa si tatay nun, sinabi ko sa kanya na com arts ang kukunin ko. Sabi niya, sa Maynila daw ako mag-aaral, tapos doon daw ako titira sa kapatid niya dun sa may Santalo. Nung buhay pa yung tatay mo. Sige, kung ayaw mo magtrabaho sa pabrika, tularan mo na lang yung pinsan mo nagtatrabaho ng bilang kahera doon sa fast food chain, ha? Nay naman, ayoko din naman po ng ganun. Ano gusto mo? Mag-asawa ka na lang? Uy, sige, mabuti pa mag-asawa ka na lang. Pare, asawa mo ang bubuhay sa'yo at siya ang papatong sa lahat ng mga luha mo sa katawan, ha? Ganun na lang, sige. Ayan, sampay mo yan. Tatanda mo ba ang inspeksyon noon tuwing Lunes? At kalahati ng klase ang nasisermonan sa sipilyo. Ewan ko lang kung alam ni Ms. Beltran ang problema. At kahit asing pangkaskas ng ngiti ng mga anak ni na Juan Caminero, Juan Cainero, Juan Carpintero, Juan Sakatero, Juan Manggagatas, Juan Mangingilaw, Juan Manlilitson, Juan Mangangariton, Juan Mangingisla at marami pang Juan na kung pwede paintuin ang mga anak para makatulong na lang sa bukito sa hanap buhay. Ito nga si Victoria Valedictorian pero sayang pagdating ng second year na hinto nagtinda ng pangasawa yata ay yaya rong tagabukid paliwag at ngayon yung sa inyo taas ko sa palengke. Sino nagsasalita?
magsalita sa tulang ito. Ma'am! Teka ha. Yes, Princess. Ma'am, isa pong taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ah, sangayon ba kayo roon? Yes, ma'am! Bakit kaya hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang nagsasalita sa tulang ito? Yes, Joey. Ewan kasi nabanggit doon sa libro na yung teacher si Miss Beltran, pinapagalitan yung mga estudyante dahil hindi raw nakapagsipilo. Hindi man lamang yung naisip yung mga estudyante, walang pambili na sipilo sa sobrang hirap nila. Ma'am! Ariel? Tsaka marami po siyang mga kaklase na hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Tulad po ni Victoria na Valedictorian, nahinto po at nagtinda na lang. Ano kaya ang kinabukasan ng taong nagsasalita sa tulang ito? Anong nangyari sa kanya? Ma'am, ako po. Bout? Nanatili po siyang magsasaka kasi dito sa huling bahagi ng tula, sinabi na heto sinusukat ang maghapon sa likod ng kalabaw at swerteng magkasebo ang lalamunan pag naimbita ng tulad mo may kaya na may ulo pa. Siguro nga may taong pares kong ipinanganak na bulakbol at hanggang grade 3 lang ang palad. Yun nga, bakit siya nanatiling magsasaka lamang? Bakit hindi siya umasenso? Ay, teka. Twinkie! Ma'am, kasi... hirap lang kasi siya. Tama. O ngayon, tukoy na ninyo kung sino ang nagsasalita at kung anong klaseng tao siya. Ngayon, pakinggan nyo naman kung ano ang hinig ng tulang ito. Ma'am, ano gagawin yun? Hinig? Parang sa musika. Kasi ang tula, parang musika rin. Eh, hindi ba minsan pag may nasabi tayong hindi tama, naririnig natin, sinasabihan tayo ng, aba, ayoko ng himig ng pananalita mo, ha? Alam ko yan, sinasabi ang kapag maanghang yung dila ng isang tao. Ayun. Ganun din sa tula, lalo na sa tulang ito. Merong himig ng pananalita. Maaring hindi maanghang, pero merong kalakip na damdamin. Halimbawa, teka, paano ba ang pagmamayabang? Yan. O kaya, pagmamakaawa. Pangasal. Kaya kailangan basahin nyo ng mabuti ang tulang yan para malaman nyo ang hinig ng tulang.